Ang painting na Her Name ng artist na sila ni Maestro ay tumutukoy kay Mary Jane Veloso na mahigit 14 na taon nang nakakulong sa Indonesia. Ang painting na kasalukuyang nakadisplay sa Grant Gallery sa Vancouver ay may katabing QR code na nagbubukas sa isang petisyon para mapalaya si Veloso. Ayon kay Filipino-Canadian artist Christian Vistan, kabilang sa mga nag-curate ng exhibit, gusto ni Maestro na maipaalam sa mas marami pang tao kung ano ang sitwasyon ni Veloso sa Jakarta. Lani wanted to make this work that was in response to, or that kind of referenced specifically her case, and to raise awareness of that, like amongst like Filipino community and other communities that want to stand in solidarity with Mary Jane. Taong 2010, nang si Veloso ay maaresto, makulong at mapatawan ng parusang kamatayan sa Indonesia. Na-convict siya sa pagpupuslit ng droga sa kanyang maleta na ayon sa kanya ay hindi niya alam. Nabigyan ng last-minute reprieve si Veloso matapos ang apila ng Administrasyong Benigno Aquino III noong panahong yun. Gayunpaman, nananatili siyang nasa death row ng Indonesia makaraang sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na nangako ang Jakarta na ire-review ang kaso ni Veloso sa naging usapan nila ni Indonesian leader Joko Widodo sa kanyang pagbisita sa Maynila ngayong taon. Hinihikayat naman ng migrante BC na pagtulungang ipursige ng Pilipinas at Canada sa Indonesia na mabigyan ng executive clemency si Veloso. Dagdag pa ng grupo, si Veloso ay biktima ng illegal trafficking kaya may garantiyang tulong para sa kanya sa ilalim ng Palermo Protocol ng United Nations. We are still calling upon the Philippine government as Philippine nationals here and also calling upon the Canadian government here for those of us that are citizens to actually have her legal rights, her human rights to a fair trial, to be upheld, to actually free her. Upang mas marami pa ang makaalam ng petisyon na mapalaya si Veloso, idinisplay din ni Vistan ang painting ng Her Name sa 4 na iba pang lugar kasama sa St. Mary the Virgin Anglican Church, sa Bahay Migrante, sa opisina ng Filipino-Canadian na mambabatas na si Mabel Elmore at sa Pampanga's Best Cafeteria. Ayon kay Vistan, dahil sa QR code sa tabi ng painting, mas marami na ngayon ang bilang ng mga sumuporta sa Free Veloso petition. Sa exhibit pa rin ang Hangout Lang o Hohol sa Grant Gallery, may isang bungkos ng likha ni Maestro na tinawag niyang Steel. Apilan nito sa mga nakabasa, huwag kalimutan sa kanilang alaala ang sinasapit ng mga Pinoy domestic worker na gaya ni Veloso. He is trying to advocate for those kinds of people and that like we continue to think about them and their like significant contribution to our like culture and history. Bukod sa mga likha ni Maestro, naka-display din sa Hohol exhibit ang mga likha ni Navistan at ng 7 iba pang contemporary Filipino artist. Karugtong ito ng naunang Winnipeg exhibition noong 1996 na tinawag na Memories of Overdevelopment, Philippine Diaspora in Contemporary Art. Ang Hohol project ay pinondohan ng Canada Council for the Arts at ng City of Vancouver. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.